Isang magandang araw mga kaibigan, narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, pakilike lang po ng ating video, pakiclick na rin ang subscribe button at ganun din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 5. Grabe! Super bait talaga ni Petong. Napaka-gentleman, napakasarap kasama. Napakalambing. Grabe. In love na yata ako sa kanya. Parang nais sa bunutan ni Santi si Kat dahil sa paulit-ulit na kwento nito tungkol kay Betong. Detilyadong isinalaysay nito ang mga nangyari sa mga ito nang umalis sa mga ito noong kaarawan ng tatay niya. Nagperya pa pala ang mga ito sa bayan at kumain ng tapsilog, ang chip. Inabot ka ng lunch break mo pero yan pa rin ang kwento mo? Kat, wala na bang iba? Yung mas interesante kaysa sa pagsakay nyo ng Ferris wheel. Hay nako Santi, kung alam mo lang ang nararamdaman ko. Anitong tila nangangarap ng gising. Hindi niya alam kung bakit pero parang nakaramdam siya ng iba yung inis ngayon dito. Parang gusto niya itong iumpog sa mesa at ng manahimik na ito. Pero bakit ba siya nakaramdam ng ganun? Dahil ba sa katotohanang nabaling na ang pagtingin ni Betong dito? Pero hindi ba dapat ay matuwa pa siya dahil tinantana na siya sa wakas ng lalaking si Betong? Di ka naman nakikinig sa kwento ko eh, wika ni Kat sa kanya. Nakikinig ako. Sa sobrang paulit-ulit, memorize ko na ang lahat eh. Gusto mo ikwento ko rin sa'yo? Natawa lang ito sa sinabi niya. Pero, ayos lang ba sa'yo kung liligawan ako ni Betong? Hindi ka ba magagalit sa amin? Hindi, matipid na sagot niya. Tila naman nagniningning ang mga mata nito. Laking pasalamat niya nang tumigil na ito sa pagkukwento tungkol kay Betong at ipinagpatuloy na ang trabaho. Panay ang lingon niya kay Kat habang nagtatrabaho ito. Ganadong ganado ang kilos nito at tila masayang masaya. In love nga siguro ito. Kung liligawan ito ni Betong, tiyak na sasagutin agad nito ang binata. Paano na siya? Bigla ay parang nakaramdam siya ng panghihinayang. Bakit? Malapit na rin namang dumating ang lalaking para sa akin. Kapag ka nangyari yon, ipapamukha ko yon sa lahat, lalo na kina Pat at kay Betong. Magsama kayong dalawa. Alas 5 ng hapon, oras na ng uwian ni na Santi, kanya-kanya ng ligpitan ng gamit ang mga katrabaho niya. Ang mga pamilyado ay maagang magsisipag-uwian, samantala ang mga dalaga at binata ay maiiwan para makagamit ng libreng internet para mag-Facebook. Isang pribilehiyo sa kanilang mga trabahador na maaring magbukas ng internet kapag sumapit na ang uwian. Dahil wala namang asawang naghihintay sa kanya, madalas din siyang nagpapaiwan sa opisina ng barangay at sinasamantala ang libreng paggamit ng internet. Oh Kat, uwi ka na? Hindi ka pa ba magpe-Facebook? Tanong niya rito. Nang makitang naghahanda na itong umuwi, nagpapahid na kasi ito ng face powder. Oo, may sundo kasi ako ngayon eh, sagot nito. Kat, may naghahanap sa'yo. Nandun sa labas at naghihintay. Grabe ang gwapo niya. Kinikilig na wika ng isang katrabaho nilang babae. Baka si Betong na yon, ani ni Kat. Sinipat muna nito ang sarili sa salamin ng compact mirror bago isara yon at isinilid sa loob ng bag. Susunduin ka ni Betong? Tanong niya rito. Tumango ito. May usapan kami ngayon nakakain sa labas. Gusto mo bang sumama? Ayoko maging chaperon mo, no? No. Sige na, lumakad ka na. Mainipin pa naman yung Betong na yan. Ganun ba? O sige, lalakad na ako ha. Bye. Abutenga ang ngiti nito habang naglalakad palabas ng gusali.
Hindi naman niya naiwasang makaramdam ng inis. Ganun ba talaga ang pakiramdam kapag ka ang dating may gusto sa'yo ay ibinaling na ang pagtingin sa iba? Baka hindi lang siya sanay na iba na ang pinagtatuunan ng pansin ni Betong. Pero bakit naman kay Kat pa? Hindi siya makapag-isip ng mabuti. Parang okupado ng dalawang pakiramdam ang kanyang puso. Naiinis siya na parang nalulungkot. Mga bagay na labis na pinagtatakhan niya kung bakit kailangan niyang maramdaman. Lalo pa kapag ka naiisip niya ang masasayang mukha ni Nakat at Betong habang magkasama ang mga ito. She tapped on her keyboard and wrote down her Facebook status for today. Nakakairitang araw. Hi. Santi, anak. May dumating na imbitasyon para sa'yo. Kinuha niya sa kanyang ina ang iniabot nitong isang kulay gintong invitation letter. Kumikinang yon sa dami ng glitters at tumahalimuyak ang scent na ginamit. Mukhang sa isang mayamang tao galing yon. Excited na binasa niya ang nilalaman niyon. Galing iyon kay Kim. Kaibigan niya ito noong college. Ikakasal na ito kay Peter Chua at isa siya sa mga abay. Ang swerte naman ni Kim, nakaramdam siya ng kaunting inggit sa kaibigan. Tiyak kasi na magiging masaya na ito dahil lalagay na ito sa tahimik. Bukod pa roon, mayaman din ang mapapangasawa nito. Kilala ang mga Chua sa kanilang lugar bilang maimpluwensyang tao. Maraming lupain ang mga yon. Gayunpaman, natutuwa pa rin siya at naaalala ng kanyang kaibigan na kunin siyang abay. Matagal na rin panahon mula noong huli silang nagkita at hindi pa rin pala sila nalilimutan nito. Tiyak na bagay rito ang magiging kabiyak nito dahil parehong mayaman ang mga ito. Marami ring negosyong pag-aari ang pamilya ni na Kim sa kanilang lalawigan. Pero sa lahat ng nakilala niyang mayaman, ito ang hindi matapobre. Naging kaklase niya ito noong college dahil pinilit niya ang kanyang mga magulang noon na sa isang pribadong universidad siya mag-aral. Katabi niya ito sa upuan at aaminin niya na medyo mahina ito sa mga subject kaya tinutulungan niya ito. Natuwa naman ito sa kanya kaya naging magkaibigan sila. Mabait at masayahin ito kaya nagustuhan niya ang ugali nito. Bukod pa roon, palagi siya nitong isinasama sa kung saang-saang lakad nito. At dahil nga mayaman ito, ay palagi siya nitong nililibre. Marami silang dinadaluhang pagtitipon na pulos pang mayaman lang. Nakilala rin niya ang iba pang kabarkada nito sa universidad na pawang mga sosyal. Noong una ay naiilang pa siya na pakisamahan ang mga ito. Parang iba kasi siya sa mga ito at nanliliit siya sa kanyang sarili. Ngunit nang maglaon, tila nasanay na rin siya. Masarap kasi sa pakiramdam kapag nakakasalamuhan niya ang mga sikat at mayayamang tao. Pakiramdam niya ay kabilang siya sa sirkulong ginagalawa ng mga ito. Noon niya pinapangako sa kanyang sarili na balang araw ay mapapabilang din siya sa alta sosyedad at hindi bilang isang social climber. Natuto siyang makisabay sa kanyang mga kaibigan. Kaya lang, hindi naging madali sa kanya noon dahil salat sila sa salapi. Kinakailangan niya ng ibayong pagtitipid at paghigpit ng sinturon para makabili lamang ng mamahaling gamit at damit. Maliit lang naman kasi ang baong ibinibigay sa kanya ng nanay niya dahil ang kita ng tatay niya ay nakabudget na raw para sa pang-araw-araw na pangangailangan nila at pambayad ng tuition fee niya. Naiintindihan niya yon. Pero tuwi na ay sumasama ang loob niya dahil sa kanyang kapalaran. Naalala pa nga niya nang minsang mahimatay siya sa kanilang campus dahil sa sobrang gutom. Hindi na kasi siya bumibili ng pagkain dahil nag-iipon siya noon para sa gimmick nilang magkakaibigan. Mabuti na lamang at naroon si Betong. Scholar ito sa universidad nila para dalhin siya sa clinic. Ikaw naman kasi, ang tigas ng ulo mo. Bakit pa kasi nagpapakagutom ka ha?
Hindi ka naman mataba para mag-diet. Kung ayaw mong gastusin ang pera mo, lumapit ka sana sa akin at ililibre na lang kita. Naalala pa niyang sabi nito noon. Labis na nag-aalala ito sa kanya. Kaya hindi na siya nito tinatantanan. Tuwi na ay nakasunod ito sa kanya. Kapag ka wala ang mga kaibigan niya, ay pumapayag siyang magpalibre dito ng tokneneng sa gilid ng school. Pero kapag kasama niya ang mga kabarkada, ay tinatayraya niya ito at ikinakahiya niya ito. Alam naman ng kanyang mga kaibigan na mahirap lamang siya pero dahil nga mabait ang mga ito, hindi siya itinatakwil sa grupo. Yun lang, kailangan niyang tulungan ang mga itong gawin ang kanilang mga assignment at project dahil nahihiya siya sa mga ito. Ang labis lamang niyang pinagtatakhan ay kung bakit tuwang-tuwa ang mga ito kay Betong. Kapag lumalabas sila, ay isinasama nila ang binata na tuwang-tuwa rin naman kahit na pinagbibitbit nila ito ng mga gamit nila. Sobra nga yata ang ginagawa niya kay Betong noon dahil siya lang naman ang naiinis dito. Everyone thought he was adorable. Isinilid niya ang invitation letter sa loob ng kanyang bag. Galak na galak ang kanyang mga puso dahil ilang linggo na lang ay makakadalo na naman siya sa isang pangmayamang pagtitipon. Makakatakas na naman siya sa kahirapan kahit sandali lang. Ilang taon na rin ang nakakalipas mula nang huli siyang dumalo sa mga ganong pagtitipon. Kung saswertihin siya, baka doon na rin niya makilala ang kanyang Prince Charming. Malamang ay ubod ng kisig at yaman dahil pawang mayayaman lang ang kumbidado maliban sa kanya. Kailangan niyang maghanda kung ganun. Hindi siya magpapatalbog. Kung kinakailangang basagin niya ang kanyang alkansya, ay gagawin niya. Maging pinakamagandang dilag lang siya sa araw na yon. Parang naglalakad sa alapaap na tinungo niya ang kanyang silid. Ngayon pa lang ay sisimula na niyang magpa-beauty rest. Kakaiba para kay Santi ang linggo na yon. Masyadong tahimik. Hindi nagtatalak sa labas ng bahay si Aling Luzby. Walang mga batang naglalaro at wala ring mga nanay na nagchichismisan. Wala ring nagsasabong at nagiinumang kalalakihan. Himala, aniya sa isip. Bumangon siya sa higaan at bumaba ng bahay. Hindi niya marinig ang pamilyar na tinig ng kanyang nanay. Mukhang wala rin sa bahay ang kanyang ama at kapatid. Pagkakataon na ba niya yon para mag-beauty rest? Naglakad siya papunta sa kusina para sana mag-almusal. Naninibago talaga siya sa kanyang kapiligiran. Ano kaya ang nangyari? Nang mabungaran niya ang hapagkainan, nakita niya ang nakatakip na pagkain. Pinuksan niya yon at napangiti siya. Pancake na may maple syrup ang almusal niya. Beside, it was a note from her mother. Santi, kumain ka na anak. Ipinagluto na kita ng masarap na almusal. Pupunta muna kami ng tatay at kapatid mo sa Ninong Rene mo sa kabilang baryo para mamiesta. Gagabihin na kami ng uwi. Hindi na kita ginising pa dahil alam mo naman na siguro ang gagawin mo. Ikaw na ang bahala sa bahay. P.S. Pakainin mo ang mga baboy ng alas 4, nanay. Hindi niya alam kung bakit pero nakahinga siya ng maluwag nang mabasa ang sulat na yon ng kanyang ina. Hindi kasi typical sa kanya ang hindi man lang marinig ang boses nito at gisingin siya ng maaga tuwing Linggo. Kinabahan pa nga siya kanina dahil doon. Gayunpaman, natutuwa na rin siya dahil makakapag-beauty rest na rin siya sa wakas. Salamat sa kanyang mga kapitbahay at nakipiesta rin siguro dahil tahimik na tahimik ang labas. Pagkatapos niyang kumain ay diniretso na niya ang pinagkainan niya sa lababo. Habang naghuhugas ng pinggan ay napapaisip siya. Para kasing may kulang sa kanya pero hindi niya alam kung ano yun. She had wanted this day to come and now that it had come, something strange was bothering her. Para siyang nabobore na hindi niya mawari. Parang may hinahanap ang sistema niya
na kung ano o kung sino. Namimiss ba niya ang mga tao sa kanilang bahay? O namimiss niya ang taong nagpapagulo sa buhay niya? Napalingon siyang bigla nang tumunog ang wind chime sa pinto ng kanilang bahay. Hudyat yun na may taong pumasok. Santi, nandiyan ba ang tatay mo? Si Mang Aguyon, kaibigan ng kanyang ama. Wala po, Mang Ago, magalang na sagot niya. Ipinagpatuloy niya ang ginagawang paghuhugas na makaalis na si Mang Ago. Ang lakas pa naman ng kabog ng dibdib niya nang may taong pumasok sa bahay nila. Ang akala niya ay kung sino na at sino pa nga ba ang aasahan niyang papasok nang basta-basta sa kanilang bahay kundi si Betong lang. Nasaan na kaya siya? Nagtataka siya sa kanyang sarili kung bakit hinahanap niya ito ngayong samantalang dati ay gano'n na lamang kung ipagtabuyan niya ito. Isang linggo na hindi nagpapakita sa kanya ang binata. Bakit kaya? Dahil ba nakahanap na ito ng kapalit niya sa katauhan ni Kat? Kung sa bagay, mas may mapapala ito sa kaibigan niya kaysa sa kanya. Malamang nga ay nagsawa na ito sa katarayan niya. Nauntog na ito at natauhan ng tuluyan dahil sa ginawa niyang pagsampal dito ng katotohanan. Pero bakit siya nakaramdam ng ganun? Bakit hinahanap-hanap ng sistema niya ang pangungulit nito, ang magandang ngiti nito? Hindi ba dapat pa nga ay matuwa siya? Isang linggo nang tahimik ang mundo niya, pero taliwas ang nararamdaman niya ngayon. Yun din ba ang dahilan kung bakit parang may kulang sa araw niya? Eh ano ngayon kung wala siya? Mabuti nga yun. Wala nang makulit at nakapaligid sa kanya. Hindi lang siguro ko sanay na walang nangungulit sa akin ngayon. Napalingon siya sa pinto nang muling tumunog ang wind chime. Pero hangin lang pala ang may gawa niyon. She felt disappointed. Bakit nga kaya hindi na siya nagpapakita? Napaling siya sa huling naisip. Hindi na dapat niya iniisip pa ang Herodes na Betong na yon. Baliwala na siya ngayon. Mayroon na itong bagong napupusuan. Malalaman mo lang ang totoong halaga na isang tao kapag ka ikaw na ang binabaliwala. Naalala niyang wika ni Lara. Mahalaga ba talaga sa kanya si Betong? Wala namang ginagawa ang binata kundi painitin ang ulo niya, hindi ba? Hindi siya mahalaga sa akin. Wala akong pakialam sa kanya. Bakit ko ba siya iniisip? Magbo-beauty rest muna ako ngayon para sa nalalapit naming pagkikita ng Prince Charming ko. Napangiti siya sa naisip. Dapat ay masaya ang aura niya. Dito na po nagtatapos ang chapter 5 ng aking kwento. Muli po, maraming salamat po and God bless all.